cancer-free na ang panganay na anak ni Katon Ying na si Zoe Taberna na na-diagnose sa sakit na leukemia noong December 2019. Kalahating taon din siyang namalagi sa paggamutan ng Singapore upang labanan ang kanyang sakit. July 4, 2022, Lunes, nagkwento si Zoe ng kanyang pinagdaan ng hirap at takot sa pamamagitan ng ilang larawan at video. Aniya, noong simula nang na-diagnose siya ng leukemia noong 2019, sumailalim na siya sa chemotherapy. Umayon ang takbo ng lahat sa kanya at unti-unti na siyang bumabalik sa normal. Nagagawa na rin niya umano ang ilan sa mga bagay na hindi niya nagagawa noong siya ay mahina pa. Ngunit noong December 2021, nagbago raw ang lahat dahil mayroon siyang kakaibang naramdaman. Marami siyang naramdamang sakit sa iba't ibang bahagi ng katawan. Noong pumunta sila ng ospital, napag-alaman na masyadong mataas ang kanyang blood sugar. Matapos ang ilang test, nadiskubre ng mga doktor na bumalik lahat ang mga nawala na sanang cancer cells at mas malakas pa ang mga ito at delikado. Mahirap umano sa kanyang unawain ang mga nangyayari dahil ani ng mga doktor ay napakabihira lamang ang pangyayaring ito. Kailangan niya umanong ulitin ang chemotherapy sa Pilipinas, ngunit mas pinili nila ang pinakamabuting paraan na mas mapapadali ang kanyang paggaling. Pinayuhan daw sila ng mga doktor na sa Singapore magpagamot dahil advance ang kanilang mga kagamitan doon. Mabuti na lamang daw at nakalipad sila kahit kasagsagan pa ng surge ng Omicron variant ng COVID noong Enero 2022. Natakot umano siya nang nalaman niya na sasailalim ulit siya sa chemotherapy. Natakot siya dahil alam niya ang pakiramdam kung gaano siya manghihina muli at magkakaroon ng masakit na ulo, pagsusuka, mananakit ang kanyang katawan at lalagas ang kanyang buhok. Ngunit ani pa niya ay nais niyang gumaling kung kaya ay nagdesisyon siyang umalis. Third week ng January nang umalis sila ng bansa, agad-agad na nagsimula ang gamutan. Dahil sa kailangan niyang sumailalim sa bone marrow transplant, kailangan nila ng donor. Mabuti na lamang at tugma sila ng nakababatang kapatid na si Helga Taberna. Ikinabahala umano niya nang nalaman na hindi lamang isang beses kukunan ng bone marrow ang kanyang kapatid. Dito umano siya natakot at na-guilty dahil sa ilang procedures na pagdadaanan rin ng kanyang kapatid. Malaki raw ang pasasalamat ni Zoe na kasama niya ang Diyos sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Akala niya noon ay hanggang 13 taon lamang siya dito sa mundo. Matapos ang matagumpay na bone marrow transplant, kinailangan nilang mamalagi sa Singapore sa loob ng 100 araw para obserbahan ang kanyang pakiramdam. Bukod sa maliit na komplikasyon, wala na raw siyang ibang nararamdaman. Matapos umano ang 167 araw, ay masayang ibinahagi ni Zoe na nakauwi na sila sa Pilipinas at siya na ngayon ay cancer-free. May mga pagkakataon na kakailanganin niya magpa-check up at bibigyan siya ng gamot, ngunit aniya ay hindi raw ito makukumpara sa kanyang napagdaanan. Hindi raw niya ito malalampasan ang pinakamalaking laban sa kanyang buhay kung wala ang Diyos at mga taong nagdasal at nagmahal sa kanya. Aniya pa, "I couldn't have done all of this without the help, support and love of everyone, especially to me and most of all God. I never forget to thank Him every day for healing me and for giving me a chance to live a longer life. Thank you also to everyone who prayed and showed their support for me all throughout everything. I guess it's safe to say that's the end of my cancer journey. Thank you so much."